So, welcome po ulit sa channel ko. Almost one day po tayo na hindi nakapag-vlog. Medyo naging busy tayo, nagkaroon tayo ng track day. Maraming salamat po sa mga kasama sa track day. At sa team ko, LP Racing Team, shout out sa lahat. Maraming salamat sa inyo. At bago po tayo magsimula sa vlog na to, promote ko lang po ang products ng ating product natin, LP Racing 4 Coil. At LP Racing Decreaser, LP Racing Magic Gatas. So, sa lahat po nagtangkilip ng LP Racing Truck Fork Oil para gamitin doon sa track day, maraming salamat po. Sold out tayo. So, ngayon po, ang ibablog ko po ay Raider Carb type na stock rear shocks po. Bale, ito po ay na repack ko na. Nalagyan na natin ng drain at saka refill plug. So, ang gamit natin is Allen. May washer po tayo na nilagay para di mag-leak. Tanso po yan. Stainless po yung Allen. Naka-weld po yung stainless tip ang gamit natin dito. Ayan po. So, na-leak test na rin po yan. At all clear na. Walang leak. At may na-repack na rin po natin ng LP Racing Fork Oil. So, ayun na po, may nagtanong po sa akin kung ilang ml daw po ang laman ng isang stock shocks na ganito. So, actually, mahirap po kasi kwentahin ang ganitong shocks, lalo na maliit lang po ang butas. Hindi po natin talaga tuluyan madidrain lahat. May matitira at may matitira. So, ang pinaka-basis lang po, pag nag-refill po tayo nito, ididrain po natin yung langis as much at na makakaya natin na ma-drain siya. Tapos, ipa-flush po natin siya para malinisan. Ako po, gamit ko ay diesel or gas or kerosene. Yun ang po ang pinakamaganda na pang-flush natin dyan, pinakamura. So, i-drain lang po natin yon ng sa abot ng ating makakaya. Hindi natin maiwasan na hindi natin mapapatuloy lahat dahil maliit lang po ang butas dito. So, ang paglagay lang po niya, kailangan lang po ma-bleed siya na lahat, wala pong laman na hangin. Full hydraulic po ang sa loob. So, paano po natin malalaman? Pag binibleed po natin, dapat po, pag nilaro yan, hindi po tulad nito. Ito po kasi ay luma na, worn out na. Dapat po, matigas yan. Hindi po tulad nito, malambot. Kasi pag yung ganito po, walang kompresyon. Ngayon, hindi niya matutulungan yung spring para doon sa load nung sa load. Yung nung sakay, mabigat. Lalo pag maangkas, hindi niya matutulungan. Ang tendency, magbobottom po. Pag nagbottom, madudurog po yan. So, paano natin malalaman yung laman ng enough na yung nailagay natin langis? Maglalagay po tayo, pupunuin po natin siya. Tapos, i-bleed natin na lumabas lahat ng hangin at puro langis ang laman. Puno po yan. Ang gagawin, papalabasin po natin yung sobra. Dandaan po natin itong i-sasara. Hanggang po lumapat yung damper. Ayan po. And then, yung isasarado po natin yung plug. So, ayan po siya. Nakasarado yung plug. So, yung distance po na yon, yun po yung amount ng travel ninyo. May compression po yun dapat. Hindi po tulad nito na malambot. Ayan. Kaya nito, tulak ko po, matigas po siya. May compression. Ito po, request po ng may-ari dito, patigasin. Kasi lagi daw po siya may angkas. And then, next naman, dapat ang rebound niya at matigas, hindi tulad nito na malambot. At hindi po dapat pag gumanito po yan at tumalbog po pabalik, ibig sabihin po may natrap na hangin tulad nito. Ayan po, parang tumatalbog, may hangin po natrap dyan. Kailangan matanggal nyo po yung hangin, kasi pag hindi po natanggal yan, ang laro ng suspension yun, gumaganon-ganon po. Tapos, dapat po matigas. Hindi tulad nito malambot. Kasi sa rebound, hindi po niya mapipigilan yung tigas nitong spring.
ng pagbalik ng spring na to dahil ubod po to ng tigas. Hindi po natin makakompress yan, ubod ng tigas po yan. So, ayun po, dapat hindi po siya dapat tumatalbog tulad nito. Yan. At hindi siya malambot. At hindi rin malamot hilain. So, ito po, na-rebound na natin. Matigas po siyang ipasok. Matigas po siyang hilain. So, ayun po, ang next naman, gagawin natin, kakabit natin itong spring. Papakita ko po sa inyo ulit. Gamit yung ating special tool. So, ayun po, ililipat ko lang po yung camera mount. So, ayun po, nagbabalik tayo. Ito po ang aking tools. Ah, malaglag pa. Ayun po. Ito po yung aking pinaka compressor. Ito po, ginawa ko din akibat po nito. Partner po sila. Pag wala po malaking gato, hindi po to magagamit. So, adjustable po yan. Ayan. Ayan po pala. Hindi pala nakikita kanina. Ayan po. Adjustable po. Depende sa kung gaano kalaki yung spring nung ano, nung shocks. Tapos malaki po rin po yung allowance kung gaano naman kahaba yung shocks. So, universal po siya. Lahat ng mono shocks. Kasyang-kasya po dyan, kayang-kaya. So, ang una po natin gagawin, ibubuka muna natin ito. Tapos lalagyan na po natin sa sasapin na kasi pipinturahan ko naman po to after. Yan. Lalagay po natin siya diyan. Nakatukod po sa baba. Pitin. Lalagay po natin yung spring. Kanyang spacer. Tapos papatong po natin yung compressor. Ayan. Adjust po natin to. Sorry, hindi pala nakikita. Ayusin natin. So, ayan. Ayan. Sensya na. Opo. Lalak po natin. Thank you.
Baba po natin yung damper para may pasok po natin yung lock. Slide lang po natin yung lock. Bukas natin. Bukain po natin tong para po lumabas siya doon. Ayan po, tapos na. Next po na gagawin natin. Pipinturahan po natin siya. Tape po natin. Balutin lang po natin to. Balutin po natin.
i-blower natin. Yan po. Pwede na natin yung tape. Ito na po ang ating finish product. Ready for pick up na po siya. So, ayun po. At isang araw naman po na nakapag-share ako ng kahit konting kaalaman sa inyo sa sa pagbuo ng shocks, kung paano ko binubuo. Maraming salamat po sa mga bagong subscriber, sa inyong lahat. Naka 1,000 subs na rin po tayo. Maraming salamat. At patuloy lang po yung papanood, konti na lang po, maabot na rin yung 4,000 watch hours. So yun po lang naman ang first step para makonsider na ma-monetize po ang isang channel. So malapit-lapit na po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Shout out sa inyong lahat. At bago pong tapos, LP Racing Fork Oil, LP Racing Decreaser, LP Racing Magic Atas. Lahat po yan available po sa Shopee at available din po sa Marketplace. At pwede nyo po ako PM direct ako for your orders. So malat po ng mga nag-order at bumibili. Maraming salamat po. Lagi po tayong sold out. For now po kasi limited lang po ang inventory natin dahil medyo busy po tayo. Marami tayong pinagkakabalaan maliban sa paggawa ng suspension at pagbenta ng mga kalakal. So, maraming salamat po sa ulitin. At until to my next vlog, MotoJob po, please like and share. Hit na notification button na rin. At maraming po salamat po sa inyo. And subscribe na rin po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Maraming salamat.